Ganito nga binasag ni LeBron James ang depensa ng Portland Trail Blazers sa fourth quarter gamit lamang ang isang play. Well, sa fourth quarter kasi ang Lakers ay may hawak na 15-point lead at mukhang ayaw na ni LeBron maulit yung nangyari sa kanilang last game laban sa Pacers, kaya takeover mode siya sa umpisa pa lang ng fourth quarter. At dito nga natin mapapansin ang ginawa ni LeBron para basagin or i-breakdown ang Blazers defense. At gumamit itong si LeBron ng napakasimple at pinakasimpleng play sa larong basketball. At yan nga ay walang iba kung hindi ang pick and roll. Well, parang nasa 2K lang itong si LeBron dahil paulit-ulit niya nga itong ginawa, mga idol. Possession by possession hanggang sa manalo na itong team ng Lakers. Napansin nga siguro ni LeBron na hindi na zone defense ang ginagamit ng Blazers kagaya sa umpisa ng laban. Kaya dito niya na ginamit itong basic and yet sobrang effective na play na ito. Well, ang unang pick and roll partner niya ay itong si Thomas Bryant. Binasa muna ni LeBron ang gagawin ng sentro ng Blazers kung didikit ba sa kanya or hindi. Kaso hindi nga, kaya for sure si Grant pa rin ang magpipick up sa kanya. Kaya't pumeke na lang siya natitira para ma-attract ang depensa ni Grant at pati ni Eubanks, resulting to easy dunk ni Bryant. Next play at next possession naman, mga idol, better pick and roll partner ni LeBron, ito namang si Anthony Davis ang susubok. Ganun na ganun pa nga din ang ginamit na galaw ni LeBron James. Kunwari, the jump shot pero papasa talaga. Yan ang ginawa niya at napakumit tuloy itong si Yusuf Nurkic. At ang magaling na ginawa ni AD dito ay sinama niya si Shadon Sharp sa paint. Dahil alam niyang easy mismatch yun, then resulting ito an end one play. Next possession naman, mga idol, itong Lakers ganun na ganun pa din ang ginawa ni LeBron James, pick and roll with AD. But this time, ibang angulo naman ang binigay niya dito kay Nurkic. Hindi na sideways ang takbo ni LeBron kung hindi straight to the rim na. Kaya't mas lalong kinailangan na mag-hard closeout itong si Nurkic. At inutaka naman siya dyan ni LeBron James, pumeke. At ayun, easy and one play na naman. At for the fourth straight time, LeBron pick and roll again. Pero ngayon ay nabasa na nga ito ni Yusuf Nurkic at ng Blazers. Nilagay nga nila si Justice Winslow under the rim para alisin ang opsyon ni LeBron James para sa layup at ang opsyon na alley-oop kay Anthony Davis. Pero masyado ngang mataas ang IQ ni LeBron para sa adjustment na ito. Kaya't ito ang kanyang ginawa. Si Reeves naman ang nakinabang sa pick and roll play ni LeBron. Sobrang open tuloy for a 3-pointer. At sa panghuling beses nga na paggamit ni LeBron James ng pick and roll play na talaga namang dumurog sa Blazers defense, ay si Grant naman ang dumipensa sa kanya. A much better matchup for sure para kay LeBron. Pero like the other 4 times, LeBron James once again nabasa na naman ang balak na gawin ni Nurkic. Another early hard closeout para patayin ang driving lane ni LeBron. Kaso, tatlo yata ang mata neto ni LeBron James. Nahanap pa nga itong si Anthony Davis para sa sanang easy dunk na foul lang. So, yan nga ang napakalupit yet sobrang simpleng ginawa ni LeBron James in the fourth quarter. 5 beses niya ngang pinatakbo ang pick and roll play. Sobrang simple lang doon, mga idol, pero hindi nga na-depensa netong Blazers. May binigay nga na pang counter itong Blazers sa pick and roll play ni LeBron, pero ayun ay nabasa at pinasag niya din. So talaga namang nakakamangha itong ang ginawa ni LeBron James in the fourth quarter and giving his team the win. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni LeBron James? Komento nyo lamang yan, mga idol, sa ating comment section.